welcome to my lab. Welcome to my life. For today's video, isang aga namin nagising ni Bibi. Parang alas 7. 6:30 gising na siya. Tapos 7 is papunta na kami ng hardware dahil bibili kami ng materyales. So, this is my outfit for today. So, very nanay-nanay lang yung outfit natin today. Kasi bibili lang naman tayo ng materyales. And I'm so happy dahil this is our third day of our renovation. And mamaya isa-update namin kayo. Pero ngayon, bibili muna kami ng materyales. So, wala din kaming camera ngayon. So, cellphone lang yung gamit ko. So, medyo low quality. Pero, lover lang yan. So, see you sa construction. So, ayan, dumaan muna kami dito sa bahay bago kami dumaan sa hardware. So, ayan, ito na. Pinakapit. Ayan, pinupok. Medyo nakatakot sa loob eh. Huwag ka tayo masok. Ayan, ngayon is kapit na yung steam deck yung side sa dito. Kasi kahapon ko na alala nyo, yung steel deck is yung nandito lang at wala yung dito banda. So ngayon is kapit na siya. Nagkapit na ba sila? Nagmarian, nag-almasal na ba sila? Tingnan natin kung yung steel deck pang natira doon. Good morning. Ah, may wala, bubong yan eh. Ano, tinanggal na yung bubong. Ano, hindi ko napansin. Tingnan niya natin ulit. Hindi napansin. Hindi na. Wala nga bubong. Open na yung bahay. So, mag-i-start na talaga na magpader. Maaga kami ngayon. Kasi yun mapansin. Agad namin. Sterte pala gising na ako. Kasi pumunta kami dito tanghali na. Ngayon ang aga. So ayan ngayon, isa kabili na tayo ng ating materyales. And yung materyales na binili natin is para siya sa panlatag ng mga bakal na second floor. So more on binili namin is bakal at saka alambre. So sabi ni Kaya Champion, mas makakamura daw ako sa isang rolyo. Yung isang rolyo is 23 kilos, 1,900 siya. So laban na yon. And yun lang, papauwi na tayo. So nabili na natin lahat. So ayun, ngayon nandito pa tayo sa bahay dahil sobrang init. Pero papunta na kami doon kasi ang sabi ng mga trabador is nalatag na nila yung bakal. So I'm so excited kung ano na yung itsura ng bahay. Pero ayan, kumain na din kami. So ang ulam namin ay Pakso, hindi nyo kaya ang Tupperware namin, Jollibee. Ganun po kami ka-fan ni Jollibee. So ang ulam namin, sinigang na manok. At syempre yung ano namin, food keeper namin, syempre Jollibee din. So, ayan. Fan lang kami ni Jollibee, pinakita ko. Syempre, thank you so much sa mga bayot dahil pinayagan nila ako na maglagay ng mga gamit sa labas ng B&T House and maglagay ng lutuan. Thank you so much. Alam mo, ramdam ko yung support ng mga bayot sa akin. Maraming salamat mga bayot. Soon, makakabawi ako sa inyo and tapusin lang natin tong bahay na to and larga na tayo ulit. So, ayun, nandito na tayo ngayon sa B&T House and we look out na yung outfit pala. Nakadress ako, long dress, maxi dress. So, kahapon nakared ako, ngayon yellow naman. So, dumating na yung kabibili lang natin na bakal. Another 30 pieces na bakal to. So, nagtatahing na kasi sila ng mga bakal sa taas. So, nakalatag na. And may mini hatdan na kami doon na ginawa nila Kuya Champion. Super cute. So, ayan, silipin natin kung anong ginagawa nila sa taas. Ayan, thank you so much nga pala kay Kuya Chicks for always supporting me. I love you so much. And nag-comment siya sa last video ko. Thank you so much, Kuya Chicks, for always support. I love you so much. Ayan, medyo naghihingalo na rin yung buhangin natin. Ito na lang. Pero magbubuhos na din kasi. So, ang kailangan ka pala is si Kuya Titan yung magwa-wiring. Kasi bago daw magbuhos, kailangan mag-wiring na. So, tingnan natin. Ayun, ang cute ng hagdan. Ayan, yung hagdan. So, tanong natin kung pwede tayo umakyat. Sige, yeah, lang. Kaya, Chan, pwede ba kami umakyat? Sige ka. Kaya, pwede na daw umakyat. Kaya lang, konti yung ulam. Hindi kaya kami babagsak sa taas? Pag umakyat kami mismo doon. Oo. Kahit magtalong-talong tayo dyan. Sige ka, maliglik dyan. Maya ka, sumabay. Wala ka na, ha? Yoko lang, yoko pa. Yoko, ang cute.
So ito na yung second floor natin, mga mami. Ang cute. So ito yung steel deck. Ito pala yung purpose ng steel deck. At naano na din yung mga bakal. So ayan mga day, ang luwag pala pag may second floor na. Tingnan nyo guys, nang-imagine ko kasi dito yung magiging kwarto namin. Ito yung magiging kwarto namin. Then open lang yan na salamin para pag umuulan, may onting drama yung kwarto natin. Then onting lakad dito naman is yung kwarto nila mama. Kwarto CR. Nila mama, then dito yung CR. So ayun yung isa na ng second floor natin. Ang galing kasi, ayan, ito yung nabuhusan. Ayun yung mga biga na buhos na, ayan no, palibot na talaga. So, eto, tingnan natin. So ayan, hindi pa kasi tatapos. Hindi pa tatapos mga day, kasi hanggang dito pa na kasi. Ayan, hanggang dyan, hanggang dun pa yan, sa kahoy. Hanggang dyan, so, dun pa yung pinakasalamin. Ito, part pa doon ng kwarto natin. Ang laki eh, in fairness. At ang taas, ano, ang taas, I love it. So, yung mga mangga, kaya-kaya na natin abutin pag meron na yun dyan. So, ayan yung view dito, ayan. Ayan, puro-puro lang din. Magkakaroon pa kami ng slab dito, hindi na kami magro-roofing kasi balak namin magkaroon ng third floor para sa mga dogs para malaya sila doon. And yung mga dogs naman namin, magaling sila mag-akyat panaog sa hagdan. So, ayun, ito na yung second floor. I'm so happy. Alas, happy-happy ko sobra. Kasi nung una walang ganto, tas bubunglong na ganto pa din. Na nakatambak lang ngayon, steel deck na mami, ang nakikita natin. Siguro so, ngayon this week ata itong... Oo, pero kailangan pa nung wirings bago mag-umpisa ng buhos. So, kailangan pa natin bumili ng mga wires, ng napakadaming wires. So, ilaban natin ito mga mami. Go, take time din. Patas. Hindi dyan, dito ka. Dito, gitna, gumitna ka. Dito. Dito. Oh, hindi, huwag ka na mag-adjust. Ako na mag-adjust. Gusto ko pa sanang tumambay. Ang sarap pa tumambay dito kasi na-appreciate ko talaga siya. And may hapon dapat. Natutuwa talaga ako, mami. Sarap pa akyatin ni mama dito kasi feel ko tuwang-tuwa yun. Kaso nga lang medyo mahirap yung hagdan natin. So, baba na tayo kasi para na kaming dinaing dito, mami. Uminig talaga sa araw. So, baba na tayo. I love it. I'm so happy. Thank you so much, mga day. I love you all so much. Thank you, Lord. And thank you, Kuya Lloyd. Ganun pala yung steel day. Yung ganun pala yung steel deck. Parang ang linis niya na agad. Parang okay na siya. Lagyan na ng kama, tapos carpet na lang. Huwag ng simento. Pero ang ganda, natutuwa ako. I'm so happy. Oh, ayan, ito yung view sa baba. Ang linis na, wala na yung bubong. Yung yera. Tingnan mo, ang ganda oh. Ang ganda. Diba? Medyo malayo-layo pa tayo. Pero, diba? May improvement, diba? Everything may improvement, so I'm so happy. Aday, dito muna tayo sa lilim kasi sobrang init talaga, mga mami. So, hello, ang dami pa nating bakal, ang dami pa nating simento. So, buhos is real talaga to. Pero sabi nila Kuya Champ, kailangan ko daw ng ano? Kailangan ko ng maraming trabador. Parang mga nasa 6, ganun, or 10. Kasi kailangan maraming maghahalo, maraming mag-aakyat kasi isang araw lang daw ang buhusan. Kaya, kakayanin. Thank you so much mga day sa pagpapalakas ng loob ko sa lahat ng support nyo. Maraming salamat. Kasi yun talaga yung nakakapag-inspire sa akin. Sa gagbi kasi nagbabasa ako ng mga comments. Nandiyan yung nagpapa-inspired sa akin. So yun, kakain na sila ulit. Kukuha sila ulit ng mga bakal yakit sa taas.
konti na lang din yung graba natin. So, kanina nagtanong kasi kami ng graba. Yung graba doon is wala, lahat 3/4. Kuya, okay lang ba na ganito pa rin yung graba? Kasi wala daw eh. Wala, puro 3/4 daw. So, okay na daw yan. Wala tayong magagawa. So, ayun mga day. Andito na si Mother Lily, si Mother Kitty. Hi, Mother. Isa ka, ano ka lang ngayon. Simplihan ka lang. Siyempre. So, ayun, meron na kaming sildek. And, ayun, kung napapansin nyo, ginagawa pa nila, kuya, is, ayun. Ayun, naglalatag ng ano. Yes, naglalatag pa sila. So, ayun, naglalatag pa sila. Actually, nilalagyan nila ng lock. Pinapatibay nila. And, sabi ni Kuya Champion, kung may mahahanap daw ba akong electrician dito, kasi actually yung kuya talaga ni Polong yung gusto ni Kuya Cham kasi mabilis, pero kung may mahanap daw ako dito, why not, kasi kailangan na talaga para mabuhusan na agad, eh si Kuya Titing may emergency kasi siya. So Mother, anong masasabi mo ngayon sa update natin sa bahay? Sobrang bilis ng mga trabahador. Meron na kaming steel deck sa taas. And Mama, kung gusto mong umakyat, hindi ka na makakababa. Hindi, marunong si Mama, pahit-pahit lang ng langis dito, lilipad na yan. Hindi Mama, wala nang bubong yan. Landingan mo kasi yan. Nalanding, dyan yung landingan. Manananggal. Kaya nga ako nag-meeting eh, para hindi ako manananggal. You smile nga dyan, Lisa. Ano masasabi mo ba? Ang dami nagsasabi, sobrang ganda mo daw. Kitang-kita yung kagandahan mo. Okay, Kemi. Oo nga daw, sobrang ganda mo daw. Nagmana daw ako sa'yo. Pero ayan, yun yung update natin for today. Mag-outro na kami. And ano na kasi, patapos na sila. And bukas para may abangan naman tayo ulit, ba? Diba? So, ang bilis kasi nila. Gusto ko nga isa-isa lang steel deck muna. Tapos sana ang next update ko yung pagkakabit ng bakal. Pero wala, tapos na nila ngayong isang araw pa lang. So, yon, kalma-kalma tayo. Bukas naman ang update. Pero yon, di ba, is lagi nga natin sinasabi, small step make a change. Di ba, Mother? Ikaw, anong motivate? Suportahan nyo lang si Aye sa bahay niya. Oh. Ganap na ganap talaga. Yes, thank you mga Jai sa always support. And sa mga hindi nag-i-skip ng ads, grabe, maraming salamat. Ang dami nyo. And na-appreciate ko yan. Thank you so much. Mama, ikaw, may motivational quotes ka ba for today? Para ma-motivate, anong pwede mo sabihin sa kanya para ma-motivate sila ngayon? Yung kailangan na suporta lang. Suportahan nyo lang si Ayu. Ganun yung motivational niya. Suportahan nyo ako para ma-motivate kayo araw-araw. Ako hindi. Ang motivational ko lang ngayon is, yung natutunan ko lang lately, always be yourself. Always be yourself and learn how to let go. Lalong-lalo na. Kasi may mga tao talagang mahilig mag-invest ng emotion. Ganun pala yung motivation. Oo. Alam ko kasi kailangan mo pang... next ka, mag-isip ka mahang. And ako lately, natutunan ko talaga. Kasi isa ako sa mga taong mahilig mag-invest ng emotional feelings. Yung pag may maganda kang nagawa sa akin, na sa akin lang yan. Naka-invest yan sa puso ko. Pero once na nasaktan ako, naaalala ko din yon. Ganun tayo mag-invest. Pero we need to learn how to let go our feelings. Para minsan kasi yung nararamdaman natin yan yung nagpapabigat talaga ng kung ano yung gusto natin gawin. Diba? So sometimes we need to rest and to let go. Ako, ngayon na-let go ko na lahat ng dapat kong isipin, lahat ng kinatatakutan ko, lahat ng mga nagpapabigat ng puso ko, lahat yon na-let go ko. And now, eto, tingnan mo, tuloy-tuloy tayo, diba? Happy lang, always good vibes, diba? Oh, ikaw, that's ma. Right. What is your motivational? Kailangan mo talagang ibig sabihin nun, ye. Hindi ko kasi intindihan yung motivation. Okay. I love you all so much, mga day. Thank you. Again, maraming salamat sa bakla ng taon sa pagpapatuloy ng aking mga materyales. And yun lang, I love you all so much. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Kuya Lloyd. And thank you so much, Mama at Papa, for always support. And thank you so much, baby, sa laging nandyan. And sa mga trabador natin, maraming salamat. So, hanggang dito na lang. I love you all so much. Mwah.